Guys, ito yung isang problema ng dragon fruit. Ayan, bukod sa mga scales at saka raspungus, etong langgam. Yan langgam na red na yan. Yan yung iingatan nyo. Kasi talagang kinakain niya yung dragon fruit. Hindi ko alam kung bakit paborito niya talaga itong Vietnam white. Yung giant Vietnam white. Bukod tangi sa lahat ng hybrid ko, siya lang yung kinakain ng langgam na pula. Pagkakaalis ko, laging meron. So, yan kung makikita nyo, talagang meron na naman. Ayan o, yung pinagputulan ko dati, hindi pa nakakasuloy ang branch, meron na naman siyang langgam na pula. So, yan, pati itong branch sa taas, talagang inaatake niya. Ayan o, ang daming langgam na pula. Kung makikita nyo yung langgam na pulang yan, yan langgam na pulang yan, yan yung iingatan nyo. So ngayon, puputulin ko ulit yung affected na branch. Lagyan ko siya ng cinnamon at sprayan ko siya ng 7 para hindi na siya kainin ng langgam. Kasi itong new sprout, ayan, new branch, baka maya-maya kainin din ng langgam. Hindi na siya mag-grow-grow eh. Ayan, konti lang yung grow niya, yung aking giant Vietnamese white. Ayan, Vietnam King ang tawag ng iba kasi malaki siya. Sobrang laki ng bunga niya. Guys, sa hindi pa nakakakita ng 7, ito yung 7, WP85, insecticide, ayan. Ito yung ginagamit ko sa langgam at saka sa mga scales, sa ibang scales at saka mealybugs, aphids, ayan. Gamot siya sa ibang insekto, gamot din siya. So, insecticide nga, ayan. So, ito yung ginagamit ko, matagal na, ilang years ko na siyang ginagamit. Ayan, so, ikakat ko muna yung ano, Vietnamese white giant nang ikakat ko muna yung part na affected, tapos isprayan ko ng 7 yung mga langgam para mamatay ang mga langgam, tapos after matuyo saka ako bubudbudan yung fresh cutting ko yung flesh ng cinnamon powder. Ayan, wala nga pala akong takal nitong 7, mas marami mas okay, hindi naman siya nakaka-apekto sa halaman. Sa insekto lang talaga siya. Kasi years ko na siyang ginagamit. Hindi ko na siya tinatakal kung gaano karami. Basta nagtatensya na lang ako. Depende na lang sa akin kung gaano kung gustong karami siyang lagay. Kasi wala naman siyang epekto sa halaman. Ayan, naglagay lang ako ng mga tablespoon. Half tablespoon siguro yung sukat niya. So sa maliit na spray bottle ko lang siya ilalagay muna. Kasi yung Vietnamese, yung giant Vietnamese white ko naman muna lang ang i-sprayan ko. So guys, gumagamit nga din pala ako ng neem oil. Ito, pinapatakan ko din pala yung aking mga pang-spray kasi konti lang. Kasi tag-ulan ngayon para kumapit ang insecticide. Para kahit maulanan, nandun pa rin yung insecticide. Kumapit na siya sa plants. Tapos ang neem oil is anti-fungi. Fungi din siya. So shake lang natin maybe. Kaya gamot din siya. Gamot din yung neem oil. So yan, shake lang natin para ma-shake yung 7. So yan guys, kita nyo ba? Ito yung affected na area. Takat ko muna yung affected na area. Ayan, uulan na. So ito siguro
kakating ko na siya hanggang dito kasi malala na yung ano niya. Halos lahat na ng branch niya. Is merong kagat ng langgam. Pwede ko naman siyang ikat isa-isang ganun, kaya lang sama na itsura. Kaya cut ko na lang. Tapos itong pinaka main branch, yung isang side niya is naninilaw. Ayan, yung pinaka main branch. Naninilaw yung isang side niya, ito. Kaya kinat ko na siya. So, lalagyan ko na lang to ng tawag dito, cinnamon powder. Tsaka itong fresh flesh. Lalagyan ko ng cinnamon powder. So, ito, ikakat ko na naman dito. Bakit paborito nila itong Vietnamese giant white? So, wait lang. Ayan, kinat ko nga siya sa top. Tapos, itong mga side, mitig ko konti. Ayan. So, mawawala na yung thorn niya, kaya hindi na siya tutubo ng sanga. Ang pag-asa na lang natin sumangay is itong may thorn na to. Ayan. Kasi pag nawala tong thorn na to, yung pinaka-cambium ng thorn, okay lang sana kung mawala yung thorn, pero yung pinaka-cambium, pag nawala, hindi na siya magkakasanga. So, ayan, nakat na natin. So, doon naman ako sa taas. So, isprayan ko na siya ng 7 muna, yung mga langgam. To guys is ikakat ko na din kasi medyo malala na yung ano niya, pinagkainan ng langgam. Ayan, kung makikita nyo dito, nakat ko na siya dati kasi pinagkainan na siya ng langgam, so nag-heal na siya. Tsaka itong part na to, ito, pinagkainan din siya ng langgam dati. Nag-heal na siya. So, yan. Inabot na ako ng ulan, guys. Pero may neem oil naman tayo. Kaya kakapit na siya. Kakapit na din yung ni-spray natin. Oh,
guys, tapos ko na nga siyang sprayan. Bale, antayin ko na lang siyang matuyo. Tapos lagyan ko ng cinnamon powder itong pinagtakat ko. Ayan, pinakat ko lang ito kasi nanilaw na para hindi mag-cross ng pagkabulok. Hindi ma-damage ng tuluyan ang branch niya kasi sayang naman, mahaba na. Ayan. Tsaka may sangan ah. Ayan. Pagka ganito naman kaliliit ang problema, kaya na siyang ikat. Ayan. Pwede naman siyang ikat ng konti lang, yung affected area lang. Masisave pa to. Kasi mahaba na yung branch niya o sayang naman. So, parang nagkaka-raspungus yung dulo niya. Cut ko lang yung dulo niya kasi nagkaka-raspungus. Sprayan ko lang para hindi lumala ang raspungus. So, yan lang guys. Yun lang ang solusyon sa langgam. Ikat yung affected na area kung may isa-save pa yung branch. Tapos, sprayan ng 7. Kung mapapansin nyo guys, ito yung mga itim na langgam na isa sa mga dumadapo sa dragon fruit. Pero hindi nyo sila dapat mangambahan kasi hindi naman nila kinakagat ang sanga ng dragon fruit. Unlike sa mga pulang langgam. So, yan. So, nandyan lang sila, pero hindi sila, harmless sila. Hindi nila inaano ang dragon fruit. Compare sa langgam na pula, yun talaga yung kumakain ng branch. So, yan guys, lalagyan ko na siya ng cinnamon powder. Hindi ko na pala maantay matuyo itong 7. Buti na lang hindi tumuloy yung ulan. Kasi ako nga pala'y paalis. Magsiship ako ng order. Ayan, kaya lagyan ko na ng cinnamon powder yung part na kinat. Ito cinnamon powder, takot din dito ang langgam. Takot din dito yung mga insekto sa cinnamon powder. Ayaw nila nung amoy. Ito, nilagyan ko na yung kinat ko dito sa baba na cinnamon powder, tapos itong branch na to, nilagyan ko na din at saka itong kabilang branch. Ayan, may cinnamon powder na siya. Ayan, itong binutas ko, may cinnamon na din siya. Tsaka ito, itong branch na to, nilagyan ko na siya ng cinnamon powder. So ayan, tapos inisprayan ko na siya ng 7. So, mag-spray nga pala kayo ng 7 at saka ng with neem oil. Pag mag-spray kayo ng with neem oil, kailangan hindi yung matindi ang sikat ng araw kasi masusunog siya. Kailangan hapon o kaya umagang-umaga o kaya ganitong makulimlim kasi masusunog yung balat nila. So, yan lang guys. Sana nakatulong ang video na to sa inyo. Kung nagustuhan niyo yung video ko, please hit the like button. At kung bago lang kayo sa channel ko at hindi pa nagsusubscribe, please subscribe to my channel. Pa-share na din po ng video ko at pa-hit ng notification bell para updated kayo every may bago akong upload. Salamat sa panonood!